Hi guys, this is Belle Channel 2018 and welcome to my vlog. Naiyak ang comic book queen na si Ai Ai de las Alas na mapag-usapan ng tungkol sa plano nila ng asawang si Gerald Sebayan na magkaroon ng sariling anak. Hindi napigilan ni Ai Ai ang kanyang emosyon nang humarap sa ilang miyembro ng entertainment media kahapon para sa story conference ng bago niyang pelikula, Ang Litrato, mula sa 316 Media Network na pag-aari ni Len Carillo. Malungkot na kwento ng veteran actress, dalawang beses na nilang sinubukang makabuo ni Gerald ng baby sa pamamagitan ng in vitro fertilization pero hindi raw sila nakabuo. Paliwanag ni Ai Ai nang matanong sa press ko ng tungkol dito, yun kasing mga ano namin, yung babies namin, yung dalawa, ayan, tingnan mo, naluluha na naman ako. Yung dalawa hindi natuloy. Isa na lang ang natira, pag-amin ng comedian na pilit pinipigilan ng maiyak. Pero tuluyan na nga siyang naluha sa harap ng press at nagpahid ng mga mata. May nagkomento naman na may mapaghuhugutan siya ng mga matadramang eksena ang gagawin niya sa litrato kung saan gaganap siya bilang isang lola na may dementia. Sabi pa ni Ai Ai habang pinupunasan ng mga mata, "O nakita mo ang buhay ko, di ba? Alam mo na." Tumango lamang ang komedyana sa sundot na tanong kung umaasa pa rin sila ni Gerald na makabuo ng baby sa kabila ng mga nangyari. Sa kwento ng litrato, hindi na nakilala ang karakter ni Ai Ai ang ilang miyembro ng pamilya dahil nga unti-unti nang nawawala ang kanyang alaala. Kasama rin sa movie sina Aramina, Queen Carillo, Boji Pascua at ang mga bagong artist ng 316 Media na sina Rowan Diaz at Dwayne David. Ito'y mula sa panulat ng classmate ni Ai Ai nung elementary na si Ralston Jover at sa direksyon ni Louie Ignacio. Magsisimula ang shooting ng litrato sa January 27 na siyang dahilan kung bakit napaaga ang pagbabalik ni Ai Ai sa Pilipinas mula sa Amerika. Thanks guys for watching and God bless everyone.